magandang gabi po sa lahat. Ayan. At tayo po'y magbabalik mga kapatid. Medyo matagal-tagal din po tayong nagpahinga, no? Medyo nang lalamig po kasi ako sa aking pananampalataya. Ayan. Hindi ko po itatago yan, no? Medyo simula po kasi nang nagkagulo-gulo ang mundo. Medyo nanlalamig din po ako. Hindi siguro nanlalamig pero nawawala din po ako sa focus mga kapatid. Yan, kaya hinihiling ko po sa Panginoon na sana'y bumalik ko ang init sa Kanya. Kasi medyo nawawala po ako sa focus kaya nagpupumilit po akong bumalik. Ano? Na sana'y sa gabing ito'y makapagpahayag po tayo ng Kanyang mga salita, loobin po ng ating Panginoon na sana'y bigyan niya tayo ng guide. Yan. Dahil pag hindi niya tayo binigyan ng guide ay wala naman po tayong magagawa mga kapatid. Yan, bago tayo dumako sa ating topic, tayo po muna ibabati, no? Diyan, mula doon po sa Davao City ngayon, ako'y bumabati sa aking butihing asawa. Nasanay nasa mabuti ang kalagayan diyan, no? Tahimik ang buhay natin diyan. At siyempre sa buong pamilya mo dyan, binabati ko ng isang magandang gabi mula po dito sa South Korea. Of course, ang iyong aking dalawang anak, kay Daniel at kay Derek, sa aking nanay at tatay. Yan. At binabati ko nga pala ng isang maligayang kaarawan ng aking kagalang-galang na ama. Yan, Tay, happy birthday sa iyo. Happy birthday sa iyo, no? Unta malipayon ka karon sa imuhang birthday. Yan. Bisag medyo nagkagubot ang kalibutan karon, hinaot nga kamong duha diha ni nanay. Padayon lang ta. Hinaot nga kalmado lang ang atong kagabion karon, hinaot nga malipayon mong duha. No nay akong wish sa imuha, no? Of course, akong nanay po, nay, yan. Inaot nga malipayon mong duha. Of course, sa aking mga kapatid, sa lahat ng aking kapatid, binabati ko kayo ng isang napakagandang gabi. Sa aking mga pamangkin, yan. Papangalanan ko lang po, no, kay Tantan, kay Verdana, kay Tintin, Winwin, Shin Asley, kay Mel, kay Carl, at kay Georgie, Angela, Gordon, yan. Binabati ko kayo ng isang napagandang gabi at saka sa lahat na rin, no? Sa lahat ng mga pamangkin ko. Meron kasi ako mga pamangkin na hindi ko pa kakilala, eh. Yan, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa awa ng ating Panginoon at sana'y magiging mabait kayong bata, ano? Yan, dapat susundin natin ang Panginoon. At sa aking mga kaibigan, sa kay Brother Iyas, dyan sa Lapu-Lapu City at sa kanyang pamilya, binabati ko kayo ng isang magandang, napakagandang gabi. Kay Paring Jerry, of course, kay Patrick, kay Ninyo, at sa lahat ng aking kaibigan dyan sa Pilipinas. At dumako tayo dito sa South Korea. Ako'y nagpapasalamat nga pala sa Team BMC. Yan, nakakasalamuha ko ng mga nakaraang araw. Yan, kami magkasama ang pumapadyak, no? Ng aming mga bisikleta. Yan. Sana'y ligtas po tayo, no? Kung loloobin ng ating Panginoon sa bawat alis po natin, sana'y loobin ng Panginoon na maging ligtas tayo lahat. Yan. Sa Guminians, sa Gumay Bikers Club, sa lahat ng mga nakasalamuha ko, yan. Sa Team Pula, Team Puti. Magandang gabi po sa inyong lahat. At naway ligtas po tayo lagi. Yan. Ngayon, bago tayo umalis sa ating mga bahay, bago tayo pumadyak, hingiin natin sa Panginoon ang ating kaligtasan dahil wala po tayong magagawa kung hindi po ipagpapahintulot ng ating Panginoon. Yan. Of course, kay Brother Randall dyan sa Digo City, kay by Jewel, kay Oliver, at sa lahat na hindi ko mabanggit dito, no, na nakakasalamuha ko sa pagbabike. Yan, magandang gabi po sa lahat at mag-iingat po tayo sa bawat padyak po natin. At idadaing po natin lagi sa Panginoon na sana'y ligtas lang tayo lagi hanggang sa makabalik tayo sa ating kanya-kanyang pamamahay. Ayan. At siyempre, nagpapasalamat ako, no, sa mga nag-comment sa video natin. Yung mga nagsasabi ng mga maganda, meron din namang hindi kaya-aya.
Bagamat yan ang sinasabi nyo sa akin, eh, hindi naman po tayo apektado mga kapatid, mga kaibigan, dahil ang aking pag-aaral, binabase ko po lagi sa Biblia. Sa abot ng aking pag-iisip, kung may paintulot ng Panginoon, isa lang po ang aking titindigan. At yun po ang katotohanan. Katotohanan na aral ng ating Panginoong Hesus. Yun po ang pag-aaralan natin. Ayan. So siguro tayo na may magsimula. No? Sana'y nabati ko lahat. Welcome po kayo sa ating Bible study ngayong gabi na ating pamamagatan na ang katotohanan. Ayan. At ang topic pala natin ngayong gabi mga kapatid ay patungkol po sa ating pananampalataya. Kaya yung bungad ko kanina, inaumpisan ko po sa aking pananampalataya, no, na medyo nang nalamig ako mula nung nagkagulo-gulo ang mundo. Nawala po ako sa focus mga kaibigan at kapatid. Ngayon tunghayan niyo po sana ako, no, sana'y makapagbigay tayo ng mumunting aral sa Biblia. Mga kaibigan, yan. Sana'y ipag-compare natin yung pananampalataya natin sa pag-uusapan natin ngayong gabi. At ang topic natin ngayong gabi ay ikot lang po sa Lucas 8, versikulo 41 hanggang 55 po mga kaibigan. No? Patungkol po sa isang babae na may sakit. No? May 12, I think 12 years na siyang dinudugo mga kapatid, at kay Jairo. Yan, sa mga nagbabasa po ng Biblia, malamang kilala niyo na po itong si Jairo sa Biblia mga kapatid. At dito po iikot ang ating kwento. No? Mag-umpisa na po tayo mga kapatid. Basahin ko lang po sa inyo ang unang versikulo ngayong gabi, no? Na makikita sa Book of Luke chapter 8 verse 41, at ito yung sinasabi mga kapatid. Sapagkat siya'y may isang, at narito, lumapit ang isang lalaking nangangalang Jairo, at siya'y isang pinuno sa sinagoga, at siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at ipinamamanhik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay. Yan. Basahin ko lang po sa inyo hanggang matapos, tapos saka natin explain. Sa 42, sapagkat siya'y may isang bugtong na anak na babae na may 12 taong gulang, at siya'y naghihingalo, datapwat samantalang siya'y lumakad ay sinisiksik siya ng karamihan. Yan. At sa 43, at isang babae na may 12 taon ng inaagasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pangkabuhayan, at sino may walang makapagpagaling sa kanya. At sa 44, lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, at pagkadakay naampat at kanyang agas. Sa 45, at sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? At nang tumanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, Guro, iniipit ka at sinisiksik ng karamihan. At sa 46, datapot sinabi ni Jesus, may humipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umalis na kapangyarihan mula sa akin. At sa 47, at nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan at isinasaysay sa harapan ng buong bayan dahil kung bakit siya hinipo niya at kung paanong gumaling siya pagkadaka. At sa 47, at ng 48, at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Yumaon kang mapayapa. Yan. Ito po yung unang bahagi po ng ating topic ngayong gabi mga kapatid. No? Tungkol po ito sa isang babaeng dinudugo ng 12 taon. 12 years po siyang nagbibleed. Na dinudugo po siya ng 12 taon mga kapatid. Pag-usapan lang po natin ito ng bahagya ito mga kaibigan. No? Nan. Pero ang ating kwento po ngayong gabi
ay doon po matatapos kay Jairo na binasa natin sa verse 41 ang sinasabi. At narito lumapit ang isang lalaking nangangalang Jairo at siya'y isang pinuno sa sinagoga at siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at ipinamamanhik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay. Dahil ang anak ni Jairo, mga kapatid, ay naghihingalo. Yan. Kaya iniimbitahan niya ang ating Panginoong Jesus sa kanyang bahay. Na dito po sa verse 43, at isang babae na may 12 taon ng inaagasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat ng kanyang pangkabuhay at sino may walang makapagpapagaling sa kanya. Yan. Ito po'y patungkol sa isang babae, mga kapatid, na 12 taon na dinudugo. Yan. Lahat ng kabuhayan ng babae ito, lahat ng yaman niya, na binta niya na para sa pagpapagamot niya sa kanyang pagdurugo. Ngunit wala pong magagawa. Kahit kung saan-saan lahat ng yaman niya, lahat ng kabuhayan niya ay naubos niya na. Yan. Dahil sa kanyang sakit at walang mapagpapagaling sa kanya. At sa 44, lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagkadakay na ampat ang kanyang agas. At yan. At dito sa 44, mga kapatid, iniisip kasi ng babaeng ito na kapag nahipo niya lang ang kahit damit ng ating Panginoong Hesus, ay gagaling na siya. Kaya nagsusumiksik siya doon sa karamihan ng tao kasi si Jesus po ay nasa kalagitnaan ng crowd. Kalagitnaan po ng maraming tao. Pinagkakaguluhan po ang ating Panginoong Hesus, no? Sapagkat siya'y nagpapagaling. Ayan. Ito, dito po sa 45, ito ang sinabi. Sino ang humipo sa akin? Sabi ng ating Panginoong Hesus. At nang tumanggi ang lahat ay sinabi ni Pedro. At nang mga kasamahan niya, Guru, iniipit ka at sinisiksik ng karamihan. Ayan. Nung nahipo na ng babae ang damit ni Hesus, agad-agad nagtanong ang ating Panginoong Hesus kung sino ang humipo sa kanya. Ayan. At nung wala nang sumagot, ang sabi ni Pedro, mga kaibigan, iniipit ka po ng maraming tao. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ni Pedro, napakarami ng tao, Panginoon, nagsisiksikan kasi ang tao. Yan, dahil sa ating Panginoon. Kaya ang ibig sabihin ni Apostol Pedro, mga kapatid, hindi na natin alam kung sinong humipo sa kanya. Bagamat naghanap si Jesus kung sinong humipo sa kanya. Bakit? Bakit? Ang katotohanan po nito, kaibigan, ay alam naman ni Jesus kung sinong humipo ng kanyang damit. Ngunit meron lang gustong palabasin ang Biblia, mga kaibigan. Merong tinutumbok ang Biblia kung bakit tinanong ni Jesus kung sino ba ang humipo sa akin. Merong gustong ituro ang Biblia sa atin kung bakit niya itinatanong ito. Ngunit hindi naintindihan ni Pedro. Ang sagot nga ni Pedro, literal masyado, mga kaibigan. Ang sabi ni Pedro, sinisiksik po tayo, Panginoon, ng maraming tao. Yan. Siguro, in short, pwede nating i-assume na hindi natin alam sa dami ng tao, hindi na natin alam kung sino humihipo po sa inyo. Siguro yun po ang tinutumbok ni Pedro po, mga kapatid. No, at patuloy po tayo. Datapwat sinabi ni Jesus, may humipo sa akin sapagkat naramdaman ko na may umalis na kapangyarihan sa akin. Yan. Pinagduldulan ng ating Panginoong Jesus na meron humipo sa akin. Kasi alam ng ating Panginoong Jesus, lahat, mga kapatid, lahat ng mga bagay sa mundo ito ay alam ng ating Panginoong Jesus. Kaya, huwag tayong mag-isip, mga kaibigan. Mga kapatid, na gagawa tayo ng masama, walang nakakita, mag-ingat po tayo sa ganong ugali natin. Kung gagawa man tayo ng walang makakita, mas maganda na yung gagawin natin ay yung tama.
Bakit? Kahit walang makakita, gumawa pa rin tayo ng tama. Bakit? Kasi alam ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus po kasi, siya po kasi ang tagapamagitan natin pagdating ng Judgment Day. Siya po ang magiging lawyer natin. Siya po ang magsisave sa atin pagdating po ng araw ng paghukom. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin, walang malilingid sa paningin ng ating Panginoong Hesus. Kaya mag-ingat po tayo mga kaibigan, no? Mga kapatid, at sa lahat ng mga pwede makakapanood sa akin. Kahit hindi maganda, kahit hindi mabuti, o mabuti ang iyong ginagawa, palagi nating tandaan na walang makakalagpas sa mata ng ating Panginoon. Kaya kahit walang nakita, paglingon-lingon natin sa paligid natin, walang nakakita, mag-ingat po tayo. Dahil merong nakakakita sa atin, merong makapangyarihan na nanonood sa bawat galaw natin, mga kapatid. Sana itandaan po natin at sa ating pagpatuloy. At nang makita ng babae na siya hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan at isinaysay sa harapan ng buong bayan ang dahilan kung bakit siya nahipo. Hinipo niya at kung paanong gumaling siya pagkadakayan. Nung nalaman ng babae na hindi pala nalingid sa ating Panginoong Hesus ang kanyang ginawa, nauutal siya mga kaibigan, natatakot na takot ang babae. Hindi pala natago, hindi pala nalihim. Alam pala ng ating Panginoong Hesus na may humawak sa kanya. Sa bagamat napakaraming tao, si Pedro nga hindi niya alam mga kapatid. Kaya lumapit siya sa ating Panginoong Hesus at nagpatira pa. At isinaisay niya ang ng buong bayan kung bakit hinipo niya at kung paanong gumaling siya pagkadakay. Kasi ang sabi ng babae mga kaibigan, ito po'y pinapatunayan po ni Matthew noon sa book of Matthew chapter 9 verse 18 to 26. Yan, pinapatunayan po ito ni San Mateo mga kapatid. Itong babaeng ito, makikita mga itong topic na ito ay mababasa din po natin doon sa book of Matthew. Yan. At nung pinintunan ng babae, siya po'y nauutal na nagsasabi sa Panginoon. Ang sabi ng babae na mahipo lamang niya kahit ang kanyang damit ay gagaling na siya, kasi 12 years pong dinudugo ang babaeng ito at lahat ng kabuhayan niya na wala na, nabinta niya na dahil lang sa pagpapagamot, ngunit hindi siya gumagaling. Yan. Nung narinig niya ang patungkol kay Hesus mga kapatid, yun, doon siya nananampalataya. Mahawakan ko man lang kahit ang kanyang damit ay gagaling na ako. At dito ang sinabi ni Hesus, at sinabi niya sa kanya sa verse 48, anak, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Yan. Yun ang sabi ni Hesus mga kapatid. Biro mo, lahat ng kabuhayan ng isang tao naubos niya na sa pagpapagamot. Kaya nga ako mga kapatid, naniniwala ako sa doktor. Yan. Kasi tuwing nagkakasakit ako, nagpupunta din po ako sa doktor, no, para magpagamot. Bagamat naniniwala ako sa doktor mga kaibigan, naniniwala lang ako sa doktor na isa siyang instrumento, ngunit ang nagpapagaling ng isang tao, naniniwala pa rin ako ng galing pa rin yan sa Panginoon. Iniisip natin minsan sa ating mga buhay mga kapatid, kung meron lang sana siyang pera, kung nadala lang agad siya sa hospital, sana'y buhay pa siya hanggang ngayon. Yun ang madalas ko naririnig. Ngunit sa aking paniniwala, mga kapatid, may pera ko wala. Ang babae ngang ito naubos na lahat ng kanyang yaman para sa pagpapagamot. Wala nang nagawa yung yaman niya. Dito pinapatunayan ng Biblia, mga kaibigan, na walang makapagpapagaling sa anumang karamdaman natin kahit marami tayong kayamanan. Uubusin
ang ating mga pera, ang ating mga kabuhayan. Dahil sa sakit natin, kung hindi loloobin ng ating Panginoon na tayo ay mapagaling, mga kapatid. Sana ay magkaroon ito ng konting lesson, no, sa atin. Bago tayo magpagamot, mas makakabuti pang mga kapatid, na hingiin muna natin ang gamot na galing po sa itaas, na galing po sa Panginoon. Yun po ang pinakamabisang gamot according po dito sa binabasa natin. Ayan, at anong sabi ng ating Panginoon sa verse 48? Na, at anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang mapayapa. Yun. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Yumaon kang mapayapa. Kasi pag nananampalataya tayo kay Jesus, payapa po ang ating kalooban. Ang gusto po ng ating Panginoon, payapa po tayo. Ang ating pagkatao ay magiging payapa, tahimik, matiwasay, panatag. Yun po kasi ang gusto ng ating Panginoon. Hindi tayo mabalisa sa lahat ng bagay. Basta mananampalataya lang po tayo sa Kanya. Yan. Sabi niya sa babae, yumaon kang mapayapa. Ang tanong ko ngayon, mga kapatid, sa inyo, nasa na si Jairo? Nasa na si Jairo na nagmamadaling pumunta sa kay Jesus, mga kaibigan, dahil naghihingalo? Nasa bingit ng kamatayan ang kanyang adalagitang anak. Nasa na siya ngayon? Kung ikaw si Jairo, mga kapatid, kung ikaw si Jairo, anong gagawin mo? Samantalang nagmamadali ka na papuntahin si Jesus sa bahay mo para maligtas, para magamot niya ang anak niyo. Tapos ito ngayon si Jesus, ang daming distraction. Nasa gitna siya ng maraming tao. Siksikan ng maraming tao. Meron pa tong babaeng naging abala sa kanya. Nasaan si Jairo? Dito natin makikita, mga kapatid, no, hindi nabanggit sa Biblia kung ano ang ginawa ni Jairo. Pero ina-assume ko po, mga kapatid, na mahinaon si Jairo. Siya po'y nagtitiwala sa ating Panginoon. Siya po'y mapagpasensya, naghihintay sa Panginoon sa dami ng abala sa daan. Samantalang itong si Jairo, mga kapatid, ay nagpupumiglas, nagmamadali na sana'y makarating ang ating Panginoong Hesus sa bahay nila. Yan, basahin ko po sa inyo, no? Ipagpatuloy po natin sa Book of Luke, chapter 8, verse 49. Ito yung sinasabi kung nasaan na si Jairo. Samantalang nagsalita pa siya, ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno ng sinagoga na nagsasabi, patay na ang anak mong babae, huwag mo nang bagabagin ang guro. Yun. Ito ang pinakapait, ang isa sa mapait na natanggap ni Jairo. Binalitaan na lang siya ng mga kaibigan na galing sa sinagoga na huwag mo nang abalahin ang guro dahil patay na ang anak mo. Eh, nakakalungkot kung isipin, mga kapatid, no? Yun ang mababalitaan mo sa iyong anak. Alam mo yun, ayaw, mga kapatid, magbigay lang po ako ng kunting kwento. Siguro may dalawang taon na pong nakalipas, eh. Ito'y patungkol sa aking anak, no? Nung ayan, pasensya na po kayo, mga kaibigan. Nung naalala ko kasi ang ito'y totoong experience ko po, mga kapatid. Siguro may dalawang taon na po nakalipas nung natanggap ko, no, na yung anak kong babae ay nadinggi po, mga kaibigan. At nung dinala na po siya sa ospital, tinanggihan po siya sa ospital sa bayan namin. Hanggang yun, sabi ko, itakbo nyo na sa city. Yan, pinadala ko sa city, no. Ang mga araw na yun, mga kaibigan, hindi ko alam, eh. Gusto kong umuwi. Kasi nag-iisang anak na babae ko yun, eh. Parang si Jairo rin, mga kapatid.
Nung nabasa ko nga to, bigla ko naalala ang anak ko eh. Kaya nung nasa hospital na po yung anak ko, biro mo, tinanggihan na siya sa probinsya. Tapos pinadala ko lang siya sa city para magamot. Gustong gusto kong umuwi, mga kapatid. Gustong gusto kong makita ang anak ko. Ngunit, tayo po kasing mga OFW, kami po kasing mga OFW, hindi naman ganun kadali ang lahat. Hindi po ganun kasi kadali ang lahat, hindi naman tayo basta-basta na lang umuwi. Nagkataon pa naman yun na medyo alanganin din ako sa budget. Kaya doble-doble po ang hirap na yung dinadamdam ko ng mga oras na yun. Pero hindi po ako nang problema doon. Ang pinoproblema ko po mga kapatid, dahil ang dinggi po mga kaibigan ay isa sa mga pinakadidli na sakit yan, sa mga Pilipino. Yan, kaya nalulungkot ako. Ngayon wala akong ibang natakbuhan mga kapatid. Nung mga araw na yun, naisip ko wala akong ibang mapupuntahan eh. Kundi ang Panginoon, ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ilang beses mo na akong pinakinggan. Kaya yun, sabi ko sa kanya, baka naman ngayon, pakinggan mo ako ulit. At hindi naman ako nabigo, mga kapatid. Hanggang sa mga ilang araw din, hanggang sa naka-recover din yung anak ko, pero natatakot ako sa mga araw na yun. Kasi napakabata pa po ng anak ko para maalam naman natin na pag dinggi na araw lang ang lilipas niyan eh. Pero sa awa ng ating Panginoon, nakaligtas po siya. Kaya isa po yun sa pinagpasalamat ko, no? Kagaya ng pinagkwentuhan natin ngayon mga kaibigan, na si Jairo po, ang natanggap niya, hindi pa siya dumating sa kanilang bahay, ay nakatanggap na siya ng balita na huwag na yun ang bagabagin ng ating Panginoon dahil patay na ang kanyang anak. At ituloy po natin, datapwat ng marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, huwag kang matakot, mananampalataya ka lamang at siya'y gagaling. Yan, ito ay napakaganda. Si Jesus ang magsabi nito mga kaibigan, mga kapatid, ay wala pong tsamba dito. Wala pong mintis ito mga kaibigan. Ang sabi ni alam niyo po mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Napakasarap pag yan ang matanggap natin. Napakasarap pag yun ang marinig natin mula sa napaka makapangyarihan sa lahat. Paggaling sa Diyos, huwag kang matakot. Mananampalataya ka lang at siya ay gagaling. Yun ang sabi niya kay Jairo mga kaibigan. No? At sa 51, ito yung sinabi. At nang dumating siya sa bahay, ay hindi ipanahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao maliban sa kay Pedro at kay Juan at kay Santiago at ang ama ng dalagat ang kanyang ina. Yan. Nung nakarating na sila sa bahay ni Jairo, yung tatlong alagad niya lang po mga kaibigan at ang ama't ina ang pinapasok ni Jesus. At sa 52, at tumangis ang lahat at pinanambitanan ang dalaga. Datapwat sinabi niya, huwag kayong magsitangis sapagkat siya'y hindi patay kundi natutulog lamang. Yan. Alam kasi ng mga alam kasi ng mga tao doon, mga kaibigan, na patay na yung babae. Yan. At sa 53, ito yung sinasabi, tinawanan nila siya na nililibak na napag-alaman siya ay patay na. Yan. Kasi patay na kasi yung babae, kaya tumawa lang yung mga tao na naroon sa bahay ni Jairo. Datapwat tinangnan niya sa kamay at tinawag na sinasabi, dalaga, magbangon ka. Yan. At sa 55, at nagbalik ang kanyang espiritu at siya'y nagbangon pagkadakay, kanyang ipinagutos na siya'y bigyan ng pagkain. Yan.
Ito po natin makikita mga kaibigan, no? Sana ay naintindihan po ng lahat itong pinag-uusapan natin ngayong gabi, no? Ang sabi po ng ating Panginoon kay Jairo na huwag kang matakot. Biro mo, nakabalita na siya, napatay na ang kanya anak, huwag kang matakot. Tayo ngayon mga kapatid, kung i-compare natin ang pinagdadaanan ni Jairo sa panahon na yun at sa panahon natin ngayon, alam natin, alam ko po mga kaibigan kung gaano kapait ang pinagdadaanan ng lahat ngayon. Biro mo, sa isang pagkakataon lang po mga kaibigan, ang ikot ng mundong ito ay biglang nagbago. Ang takbo ng sanlibutan ito mga kapatid ay biglang naiba sa isang pagkakataon lamang. Hindi ko nga makalimutan eh. Normal pa naman eh. Balikan natin 2019, napaka-normal pa po ng sanlibutan. Ngunit pagdating ng coronavirus mga kapatid, nag-iba ang ikot ng mundo. Bumaliktad ang ikot ng mundo. Yung mga taong gustong nunguna, yung mga tao ayaw magpirmi sa bahay. Gusto nila labas lang sila ng labas. Pagdating ng coronavirus, ang isang tao'y kinakailangan mananatili sa loob ng bahay. Mga kapatid, kung ikaw sa Jairo, mga kaibigan, at sa pinagdadaanan ng buhay mo ngayon, kasali ako dito. Kasali ang buong pamilya ko. Sino kaya ang mas may bigat na pinagdadaanan? Sino kaya ang mas may matinding pangangailangan? Si Jairo, mga kaibigan, ang balita na dumating sa kanya ay patay na ang kanyang anak. Tayo, mga kapatid, ngayon, tayo, nababalisa na tayo. Nalilito na tayo, mga kapatid, pag wala na tayong makitang pagkain sa ating pagkainan. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, anong sabi niya? Mas importante ang buhay kaysa pagkain. Pero tayong mga tao ngayon, mga kaibigan, pag wala na tayong makain, isang bisis lang na malipasan tayo ng kain, balisang-balisa na tayo. Nasaan ang ating pananampalataya? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kayong matakot. Yan. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Sa hirap ng pinagdadaanan ng mundo ngayon, huwag tayong matakot. Isa lang ang mapapayo ko, mga kaibigan, ang sabi ng ating Panginoon. Sa lahat ng hiling natin, ang sabi niya, but seek first the kingdom of God and His right.